Hello mga ka-JVlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang high-tech na vacuum cleaner. At ito ang D-Bot Osmo T8. So tara mga ka-JVlog! Check natin! So medyo kakaiba ang ating i-unbox ngayon sa ating YouTube channel. At napaka high-tech na vacuum cleaner ito. So kung makikita nyo naman, ito ang kanilang brand EcoVax at vacuum mopping robot. So ito ay isang napaka high-tech na vacuum cleaner na pwede natin i-connect sa ating smartphone. True Detect 3D, nakalagay yan, avoids getting stuck with instant 3D obstacle detection. Meron siyang true mapping, maps your home with 4 times the accuracy. So yun yung maganda dito, pwede nating i-map yung ating bahay para merong guide kung saan ba maglilinis yung vacuum cleaner. Meron siyang long-lasting battery, up to 3 hours of cleaning in 1 charge. Wow! So ito yung likod niya. Medyo mabigat kasi siya. Si D-Bot daw ay pwede mag-vacuum at mag-map. So dust removal rate is 94%. Osmo mapping with 4 levels of water flow control, carpet detection, auto boost suction power. So mamaya pag na-unbox natin to, syempre itatry natin personally itong si D-Bot Osmo T8. So nag-isip din ako ng pangalan, kung ano ba magandang pangalan dito sa vacuum cleaner na to, di ba? Syempre magandang may pangalan siya. And yon, nakalagay dito D-Bot maps your home for customized cleaning. Next naman, ayan, nakalagay dito, D-Bot now works longer and covers more ground. So 3 hours nga ang kanyang runtime. So ang maganda dito, pwede nyong magamit itong si D-Bot smart vacuum cleaner sa iOS and of course sa Android. So pwede nyong i-download yung app sa App Store and sa Google Play. Works with Google Assistant and Amazon Alexa. So pwede nyong utusan itong vacuum cleaner na to with your voice lang. Meron tayong pull tab dito sa taas. Open. So ilalagay ko para sa description yung link kung saan nyo mabibili itong D-Bot Osmo T8. Ayan. Ay! So yun, inopen natin at muntikan ng mahulog itong vacuum cleaner. Wait lang. So ito, yung mismong vacuum cleaner. So grabe, sobrang secured yung kanyang packaging dahil puro foam yung kanyang side at yung taas ay foam din. So sa gusto nga umorder nito, no need to worry mga ka-JVlog dahil very secured naman nila ipapadala sa inyo tong smart vacuum cleaner na to. At napakalaki niya mga ka-JVlog. Yun yung first impression ko dito sa vacuum cleaner na to. So at mabigat siya. Wow! Ito siya. Nice! Wow, diba? Naka-plastic pa siya. So, syempre, pag-aaralan din natin siya. At grabe, tingnan nyo. May gulong siya, oh. So, pwedeng gawing ano to. Pangkarera. Joke lang. Ayan. At ito yung brush niya for mapping. At pwede nga natin itong lagyan ng tubig. Yun nga kasi pwede siyang vacuum cleaner slash mop. So maraming features mo offer itong vacuum cleaner na to. E mamaya pag-aaralan natin to kung paano ba i-operate siya. Pero ito, may gulong siya. Okay, mamaya na to. So tingnan muna natin yung packaging. Okay, meron tayo ditong ano ba tawag dito? Para ata sa map to, I think. Siyan natin itong styrofoam na to. At grabe, maganda rin yung presentation ng kanilang box, ha. Okay, ano ba unahin natin dito? So ito, ano ba to? Okay, meron tayong charging cable. Ito siya. And ito, ano ba to? So no idea kung ano to. Titingnan ko sa manual kung ano bang use na itong dalawang to. Parang ano yun, no? Parang tag doon yung sapa, ano yung inicha mo sharing, uy ganun, no, uy. Ayan, hindi ko alam kung ano yan, mamaya tingnan natin. And then I think ito yung kanyang charging pad. Ayan. Yes, okay, dito nyo siya charge si D-Bot.
And meron tayo ditong box na nakalagay EcoVax, diba? Okay, meron tayo ditong I think this is yung manual to and yung warranty card. Yes. Meron tayong warranty card na iba yung language niya and instruction manual. Ito siya. So, need na need natin basahin ng instruction manual nito para ma-operate natin properly itong vacuum cleaner na to. Okay. And alam niyo naman ako, hindi ako gano'ng nagbabasa ng manual pag syempre sa smartphone. So, I think filter to. Yes. Extrang filter, I think. Okay. Sana extrang filter, di ba? Feeling ko mga extra naman to. At meron tayong napkin. Napkin ba to? Hindi, hindi. Ano ba to? Di ko alam. So, para siguro filter din to. Sa filter. And meron ulit tayong iniitsa. Ayun. So, meron ulit tayong dalawang ganito. Yung mukhang iniitsa sa ere. Ayan. So, yun lang naman ang content ng box niya. So, eto na si D-Bot Osmo T8. Alisin na natin yung kanyang mga stickers. Yun, oh. Or yung, ayun yung plastic niya. Plastic sticker. Wala tawag dyan. Okay. Yan yung mga protective film. So, well protected yung vacuum cleaner na to pag sinip sa inyo mga ka-J-Vlog. Ayan, oh. So, meron tayo ditong pull tab open daw. Ano ba to? Wow! Parang parang printer eh, no? So, meron tayong instruction dito. So, meron silang pre-provide na QR code para mas madali nyo ma-download yung kanilang application sa Apple Store and sa Google Play. Okay, number one dyan is to remove the protector dito sa side. Ito. Ilisin na natin siya. Yun. Ilisin natin yung protector, number one. And yung mga film niya. So, inalis ko na kanina yung sa likod niya. And ito, alisin na rin natin. So, i-instruct nila. Ilisin natin yung protective plastic film. So, yun. Number two, install the side brushes. Side brushes pala yung tawag dito sa akala kong iniitsa pataas. So, meron naman siya pinovide na color na i-attach natin sa baba ni D-Bot. Ayan. Kung makikita nyo dito, meron siyang color green. And color green, attach natin siya. Diba? Para mas madali. So, side brushes pala ang tawag dito. Color red, yung kabila. Yun! Ang tawag dito is the docking station. So, place the docking station. Meron siyang pre-provide ng mga measurement. So meron siyang pre-provide na measurement para install yung ating docking station kasi kailangan natin ng malaking space para maka-travel kumbaga itong si D-Bot sa kanyang charging dock. Ayan. And number 4, place D-Bot on the docking station and power on. Number 7, open the app, use the in-app scanner to scan the QR code under the cover to add your robot. So, meron palang QR code. Itong si D-Bot for quick pairing. So, da-download natin yung application. And number 8, follow the on-screen instruction within the app to finish the setup. So, mamaya papakita natin yan. And number 9, start cleaning and create a map of your home. So, ito yung sobrang na-excite ako. Pwede tayo mag-create ng map ng ating bahay para ma-customize yung travel netong vacuum cleaner na to, di ba? So grabe, napaka high-tech kumbaga netong si D-Bot Osmo T8. And last, welcome to the EcoVax family, guys. So pwede nyo silang i-follow sa Twitter, Facebook, LinkedIn, and sa YouTube. Okay. Yun mga ka-J-Vlog, in-advise ko sa inyo na basahin nyo rin to carefully para magamit natin properly itong si D-Bot vacuum cleaner. Ayan, mababa yung kanilang instruction. So, read all instructions before using the appliance. So, this appliance is not intended for use by person including children. Ayan, bawal na bawal ito sa bata kasi
Siyempre, akala naman ng mga bata, di ba, laruan to. So, children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. So, yun, bawal na bawal nga. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the appliance. So, ito na lang. Basahin ko yung pinaka-last warning. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with the appliance. Or, meron silang pinovide na model number na pwedeng mabili separately as an accessory. Okay. So, yun nga, yung package content kanina na pinakita ko sa inyo, tulad na lang itong si robot, the docking station, instruction manual, side brushes, meron ding extra, cleaning cloth plate pala yung tawag dito. Ito yung cleaning cloth. So, ito, yung washable, reusable, microfiber cleaning cloth. Tapos, ito nga yung cleaning cloth plate. Kakabit na siya. So, naka-velcro siya. Okay. At yung akala kong napkin kanina is yung disposable cleaning cloth nila. Ito, yung mukhang napkin kanina. Tapos, high efficiency filter and sponge filter. Sabi na nga ba, filter to. Mukha namang filter, di ba? So, explore natin si D-Boat Osmo T8. So, itong nasa top niya is yung auto mode button. Ito yung top cover. Okay. Itong nasa likod niya is yung True Detect 3D sensor. So, malaking tulong itong sensor na to kasi tinutulungan niya yung vacuum cleaner para maka-avoid sa mga ibang obstacle or getting stuck. So, itong nasa side na to, kung makikita nyo, ito. Yung kulay black na yan is yung True Mapping Distance sensor. So, itong sa side niya, ay ang tawag dito is yung anti-collision bumper. Ayan, kung makikita nyo naman, may travel siya pag nabubunggo sa obstacle. Ayan, di ba? So, meron siyang bumper, parang sasakyan, di ba? Stig, ayan, gumagalaw-galaw siya. So, pag in-open natin siya, mukha siyang printer, di ba, mga ka-J-Vlog? Ito ngayong QR code for easy pairing. Tapos, so meron tayong Wi-Fi status indicator dito. At ito pala yung kanyang power switch. Itong nasa baba ay is yung multifunction cleaning tool. Ayan, pwede nyong linisin yung vacuum cleaner. And of course, yung filter. Pwede nyong gamitin tong brush na to. Ayan. So, dustbin pala to. At ito yung handle. Ayun, no? At ito yung kanyang filter. So, yung kaninang nasa box is extrang filter pala. So, buti na lang may extrang filter siya. Open natin siya. Meron tayong release button dito. Ayan, na-release na siya. Ayan nga, release button eh. Ayun, o. Oh. Wow, nice. Ang ganda. So, meron tayo ditong filter net. Ito yung filter net niya. Tapos, sa loob niya is yung sponge. Tsaka yung high efficiency filter. Ito yung So, ito yung sponge niya. Tapos yung high efficiency filter. Okay, nandito na tayo ngayon sa baba niya. Itong makikita natin dito is yung charging contacts. Ito siya. Tapos meron tayong carpet detection sensor. Ito, mga ka-J-Vlog, yung butas na to. At ito yung kaniyang universal wheel. Ayan. So, naro-rotate siya. Ito yung side brushes na in-install natin kanina. Ito yung kaniyang main brush. Ito yung driving wheels. So, ang dami niyang sensor, mga ka-J-Vlog. Ito, makikita nyo yan. Yan, dito sa gilid at sa baba. Ang tawag dyan is yung anti-drop sensors. Release button dito for the main brush. Ayan, meron tayong arrow. Yun. Okay, na-release natin yung main brush para kung sakalay natin lilinisin yung brush. Ayan. So, pwede nating alisin yung brush. For example, kung madumi na siya, diba? So, ito yung alalagyan na ng tubig na tinatawag nilang reservoir. Ayan, ina-alis natin siya. Pwede alisin siya. So, dito tayo maglalagay ng tubig at tinatawag nila dyan is yung water inlet. At dito, pala mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, may mga butas siya. Ayan. Dito, lalabas yung tubig pag magagamit na natin for mapping itong si D-Boat. Ito yung reservoir release button, yung kanina. Para maalis natin siya dito sa vacuum cleaner. So, dito natin nilalagay yung cleaning cloth plate. Mga ka-J-Vlog, sa reservoir. Ayan. So, tapos, ito na ilagay na natin siya ulit dito sa D-Boat. Yun! So, yan na. Full gear na ang ating vacuum cleaner. Meron na tayong
cleaning cloth for mopping at yung brush niya. Okay, full setup na siya, mga ka-J-Vlog. Okay, na-setup na natin yung vacuum cleaner sa kanyang charging dock. Take note lang pala, 100 volt pala ito si D-Bot. So, hindi siya auto volt, kaya kailangan ng transformer. At buti na lang meron tayong transformer dyan. At kaya nagamit ko siya. So, meaning niya pag nagpa-flash siya ng ganyan, nag-charge siya. At pag hindi na siya nagpa-flash, meaning full charge na siya. At open na natin siya. Ito yung wifi signal. Ito yung switch. On natin siya. At nagsasalita pala to. Ayan, nagsasalita siya. I'm starting to charge. So, i-prepare na natin siya sa phone natin. So, na-download na natin yung EcoVac na application. So, add robot tayo. So, na-connect na siya sa ating home wifi. Next. Preparation. So, tatry natin siya for the first time. At yun nga, pwede nating i-map yung ating bahay. Pero hindi ito yung bahay ko. So, ibang map to. Hindi ganyang kalaki yung bahay ko. Maliit lang yung apartment namin. And meron tayong auto-cleaning. Pwede tayong mag-set ng auto-cleaning dyan. So, wala pa naman tayong cleaning log. Pwede na natin siyang i-open dito sa phone. Tingnan nyo to, ah. Magic to. At nagsasalita pa itong vacuum cleaner na to. Okay, open na natin siya. Yan na. So ito kung makikita nyo, meron siyang sensor nga para magano ng obstacle. Ayan, nung nakikita niya yung obstacle, hindi siya tumatama. Diba? Napaka-astig. Ayan, nakikita niya kami. Diba? Hindi kami tumatama. Napakaganda ng sensor niya. Oh, di ba? Nice. Oops. Di ba? Ay, hindi siya bumubunggo talaga eh. Salamat sa kanyang sensor. Ang dami niyang sensor, ah. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung napakagandang features nitong si D-Bot Osmo T8. Number 1, siya ay isang 2-in-1 vacuum and mopping robot. Number 2, meron siyang laser technology to mop your home. Number 3, meron siyang 3D technology to identify obstacles precisely and avoid them accordingly. Number 4, meron siyang big tank and strong suction power. At itong si D-Bot Osmo T8 ay merong 9.3 cm height at meron siyang 2 cm obstacle crossing ability. And sa totoo lang, first time ko magkaroon ng ganitong ka-high-tech na vacuum cleaner. At itong robot na to can sense everything and cleans everywhere. So pag iniwan nyo sa isang place ng bahay nyo tong si D-Bot Osmo T8, pwede nyo naman siyang iwan, mga ka-J-Vlog, dahil automatic naman siyang mamamatay pag na-detect niyang okay na yung kanyang paglilinis. So maganda rin dito, si D-Bot Osmo T8 can detect objects in front of itself from a distance of 4.5 to 30 cm to obtain high precision resolution and depth information. It can also detect objects as small as 1 mm such as cables, sleepers, and tin furniture, which is 10 times more accurate than traditional infrared technology to reduce the risk of getting stuck or tangled. And dahil dito sa kanyang magandang feature na yan, mas makakalinis pa ng smooth at mabilis itong si D-Bot. Yung true mapping technology niya with laser detection is the next generation of laser guidance technology. Itong robot na to can detect double distance up to 10 meters with much higher precision. Integrated siya with industry-leading algorithms, etong si D-Bot Osmo T8 ay kayang mag-scan, mag-map, and plan ng efficient cleaning path para mas mabilis at mas maging precise. At syempre, ang mga ka-benefit sa ganitong napakagandang feature ni Osmo ay yung mga malalaking bahay. For example, yung mga tipong mansion na. Sa case ko, napakaliit lang ng aking bahay at siguradong hindi mapapagod itong vacuum cleaner na to linisin itong bahay ko dahil isang diretso lang siya. At ang maganda rin sa kanyang application, pwede nyo i-customize yung map ng bahay nyo doon sa application. Kumbaga, pwede nyo i-layout at i-draw yung mapa ng bahay nyo doon sa application para doon magbe-base si D-Bot. Meron din siyang high battery capacity. Once a full charge itong smart vacuum cleaner na to, isang charge ay pwedeng makalast hanggang 3 hours ng working time.
At itong si D-Boat ay kaya maglinis ng bahay na hanggang 300 square meter. Napakalaki niyan, mga ka-J-Vlog. And of course, under standard suction lang siya. And meron din siyang automatic charging and continuous cleaning method. Hindi niyo na kailangan mag-worry para i-charge itong si D-Boat C8 kasi when the battery runs low, your intelligent robot will automatically return to its docking station. And once fully charged, it continues to clean where it left off, giving your home a seamless and superior clean. Para sa mas convenient na experience, pwede rin dito ang mga smart home devices nyo tulad na lang ng Google Home or ng Amazon Echo. So, pwede nyong i-activate yung vacuum cleaner gamit lang ang inyong boses. So, ganyan ka-high-tech etong si D-Boat Osmo T8. So, yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang cleaning body na magbibigay sa inyo ng mas convenient at easier way para maglinis, consider nyo na itong si D-Boat Osmo T8. At ilalagay ko yung link sa description kung saan ba mabibili itong napakagandang high-tech 2-in-1 vacuum cleaner.